Nagulat ngang lahat mga idol sa nangyari sa harapang Golden State Warriors at Utah Jazz, especially in the fourth quarter. Nang bigla na lang mag-square up, eto ngang si Jordan Clarkson dito kay Jonathan Kuminga. Out of nowhere nga ay gustong makipagsapakan nito ni Jordan Clarkson. Siguro out of frustration na rin matapos nga ng great defense sa kanya ni Jonathan Kuminga. Nung una ay okay pa naman, pero nung i-approach kasi ni Kuminga itong si JC ay bigla na lang talagang nag-square up itong si Clarkson. At doon na nga mga idol, nagkagulo. Ang resulta niyan ay na-eject itong si JC at nabigyan ng free throws itong Golden State Warriors. Kaso talo pa nga rin sila sa game winner na itong ang team ng Utah Jazz. At ngayon nga mga idol, itong si Jonathan Kuminga sa kanyang post-game interview ay may reaksyon. Ito ang sinabi niya patungkol sa nangyari sa kanila ni JC. Tanong nga sa kanya ano daw ang nasa isip niya nung makita niyang nag-square up itong si Jordan Clarkson or umaktong makikipagsuntukan sa kanya. At ang naging sagot naman neto ni Kuminga ay wala naman daw siyang intensyon na may gawin dito kay Jordan Clarkson matapos niyang makita na mag-square up siya. It's funny nga daw, nakakatawa nga daw na makita yon na ginawa neto ni Jordan na nag-square up pa. Wala naman daw siyang sinabi or wala rin naman daw siyang ginawa, pero ganun nga daw yung naging reaksyon neto ni Jordan Clarkson. Inulit niya pa nga mga idol na hindi niya daw talaga alam bakit parang gustong makipag-away sa kanya neto ni JC. Pero sa tingin ko mga idol, masasabi natin na yun ay heat of the game. Init nga ng laban. Di ba nga't back and forth ang naging labanan netong Utah Jazz at ng Golden State Warriors first to fourth quarter. Tapos in the clutch pa mga idol, in the last minutes, in the last seconds, ay dikitan pa ang laban. Siguro nagbi-build up na yung emotion doon mga idol. Frustration, dagdagan pa ng pagod sa paglalaro. Meron pang pisikalan of course sa buong game at iba pang pwedeng rason na pwedeng nga makapuno sa isang emosyon ng tao. At mga idol, yung depensa pang maganda ni Kuminga kay Jordan Clarkson. Tapos siguro na-provoke pa nga ni Kuminga si JC nung lapitan niya ito or parang i-confront niya sa kanyang hard foul. At ayun mga idol, sumabog na itong si Jordan Clarkson at hindi na napigilan ng kanyang emosyon at gusto na lang awayin itong si Jonathan Kuminga. Pero kung kayo mga idol ang tatanungin, ano ba ang reaksyon nyo dito sa pangyayaring ito? Ano bang masasabi nyo sa ginawa ni Jordan Clarkson? At mga idol, ang inyong mga opinion, komento nyo lamang yan sa ating comment section. At isama na nga rin natin itong balita patungkol sa team ng Los Angeles Lakers. Ayon mismo sa number one source sa NBA na si Adrian Wojnarowski. Sabi nga dito na ang Lakers niya daw si Rob Pelinka ay hindi gagamitin ang kanyang first round picks unless makakuha nga daw sila ng all-star level player in return. Well, mainit na usapan lately ay ang team ng Chicago Bulls at ang particular mga idol ay si DeMar DeRozan or si Zach LaVine. Alam natin na hindi magandang relasyon ni Zach sa kanyang coach at ang Chicago Bulls overall mga idol ay hindi magandang ginagawa sa season. Underwhelming nga sila mga idol, underperforming sa expectation na binigay sa kanila. 10-14 ang record, number 12 sa Eastern Conference. So yan nga mga idol, ang i-watch out nga daw natin ang team ng Chicago Bulls. Baka kasi ay maisipan na nilang i-break yung kanilang team na binuo last season. Isa pa nga lang yan sa tatlo na mga NBA teams na nalilink dito nga sa team ng Lakers. Yung isa ay ang all-star level player na si Bojan Bogdanovic ng Detroit Pistons at yung dati na nilang kausap na Indiana Pacers. Tapos lately lang ay itong Washington Wizards kay Kyle Kuzma. So let's see mga idol kung ito bang team ng Lakers ay mahanap ang kanilang requirements sa kanilang first round pick, all-star level player.